tanggalin ba ta? Sige, tanggalin muna para di mabigat. Bentong. So yan guys, mayroon tayo ipo-pull out na stud bolt na naputo sa may kanyang tambutso sa Honda Beat. So yan, ito galing pa ito ng Cavite. Sinadyalan tayo para magpa-pull out sa kanyang stud bolt na naputo sa... Wait a minute! Who are you? Kanyang tambutso. So yun, baka kahit bumabagyo, sinadya pa tayo rito para ipo-pull out lang yung naputo. Oh my God! Putol na tornilyo sa kanya tambutso dahil dito sa kanya nakapipe, so sumisingaw na yung ano yung tornilyo niya doon sa kanyang cylinder head. What? Kasi putol nga yung isa mga kabuknoy. Yan, ito na yung naputol yung banda rito sa may kanan, yung bandang baba, yung sa may kaliwa, okay pa naman. Kaliwa banda niya, naputol din yung kabilang bolt. Sasabay na rin natin i-pull out yan. Ito yung mga buknoy, yan ang sisir ko sa inyo kung paano mag-pull out ng putol na tornilyo sa may cylinder head ng Honda Beat FI. Yan, shout out mo lang kala madam. Yan, sinadya pa tayo sa ano, sa Quezon City. From Cavite mga kabuknoy para ipa-pull out lang yung naputol. Tinanggal na natin yung battery bago tayo mag-welding. Tinanggal mo natin yung battery na positive tsaka negative. So ininix natin itong ano, isang naputol sa may grab bar nya, yung naputol din. So gagamit lang tayo mga kabuknoy ng stainless na rod. Ito yung gagamitin natin na rod na stainless para doon sa kanya naputol na tornilyo. So, bago tayo mag-welding, tanggalin nyo muna yung battery mga kabuknoy. So, yun. Welding ko muna yung naputol doon. Ito yung gagamitin niya pandugtong para may pitan tayo mga kabuknoy para magpulot natin yung naputol. So yan guys, bahay na welding na natin yung bolt na naputol sa kanyang cylinder head. Napapansin nyo, naggumawa tayo ng pitan para mapihit natin yung naputol na bolt. So tanggalin ko muna kasi walang hawak camera ko. Yan, napapansin nyo mga kabuknoy yung ginawa ko pag welding. Gumagalaw na yung bolt yan. So yan, sa ginawa nila madam, so kahit malayo, at least nakatipid, iwas na rin ano. Iwas na rin baklas makina, nakatipid na rin sa gastos ng pag-pull out. Ayan. So yan guys, kahit napakalayo at least nakatipid sila madam dito sa ginawa natin. Iwas baklas makina, iwas na rin gastos. So ayan. Ito na mga kabuknoy yung ginawa natin na pag-pull out na hindi na kailangan magbaklas ang kanyang cylinder head. Ininix natin, yung kanyang tornilyo dito sa may upuan. So ayan, inix natin. Ang gagawin natin dito sa may puto na tornilyo, hindi natin i-weldingan, babarinahan lang natin para hindi na tayo magtanggal ng tangke, kasi hindi ako nag-welding na katabi yung tangke. Mas delikado yung mga kabuknoy. Iligpit mo na yung welding. So yung mga kabuknoy, okay na yung ginawa natin na pag-pull out sa may cylinder ng Honda Beat. So bali nagawa na rin natin bracket. Ayan, binago na rin natin yung bracket ni Lamadam kasi isang piraso lang yun para hindi magalaw. Ayan, saka yung na-pull out na rin natin yung banda rito sa may grab bar nya. So ayan, shout out na lang Lamadam, ingat na lang sa pag-uwi. So ayan mga kabuknoy, hanggang dito lang muna mga kabuknoy yung video natin.